Hindi pa rin nakakalimutan ng delivery rider na si Julius na magbaon ng face mask. Ito'y kahit epektibo na ang optional na pagsusuot ng face mask kapag nasa labas. Anya, malaki pa rin tulong ang face mask sa kanyang trabaho. Tsaka kaming mga rider, syempre kahit papaano, makakasagap kami ng alikabok sa talagang sa amin, nag-face mask pa rin kami. Pero si Justine, kampante ng walang suot na face mask kapag nasa labas. Okay naman na ano na magtanggal ng face mask kasi medyo maluwag naman na tayo eh, 'di ba? Nakikita naman natin na medyo yung case ng COVID-19 is bumababa na din, 'di ba? Kaya ngayong optional na ang pagsusuot ng face mask, asahan ang mahigpit na pagpapatupad ng social distancing sa mga outdoor at open spaces. Kung may time man na may ilalabas na ordinance or order na pwede nang magtanggal, maybe yun na siguro nila mapapractice na pwedeng tanggalin na yung face mask. Pero so far ngayon pa, naka-face mask po ang ating mga netizens dito sa Baguio. Pero may mga limitasyon pa rin ang kautusan. Kailangan pa rin kasi ang pagsusuot ng face mask sa loob ng pampublikong mga sasakyan at mga pampubliko o pribadong mga establishmento. Kaya ang tsuper na si Mang Tasyo, pinapaalalahanan pa rin ang mga pasahero nito na magsuot ng face mask. Mas maganda yung may face mask. Saka naka, ano, oo. Kasi naka, ano yun, parang paprotektahan yung usok ng sasakyan. Pinagsabihan kami ng mga protocol, ng mga police, pinasabihan din namin sila. Kanina, pinirmahan na ni Mayor Benjamin Magalong ang Executive Order No. 107-22 o ang voluntary na pagsusuot ng face mask sa lungsod sa mga outdoor low-risk settings. Ito'y pagpapatibay at pagsuporta sa inilabas ng Executive Order No. 3 Series of 2022 ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kaya binabantayan ngayon ng medical sector ang epekto ng nasabing kautusan sa kaso ng COVID-19 na naitatala sa bansa. Hindi naman this is not all set in stone. We're going to see kung ano yung magiging epekto sa number of cases and if it will remain manageable. But of course, we are open to the possibility talaga na tataas po talaga yung mga kaso. Pero we also lean on our vaccination rate na kung tumaas man, yung number of severe cases ay hindi naman makaka-overburden sa ating healthcare system. So, pero sa kabila ng kautosang ito, hindi paramdam ng ilang tindera ang paglamya ng bentahan ng face mask. Ayan, ganun pa din naman. Madami pa din yung bumibili hanggang ngayon. Sa tala ng Department of Health kahapon, umabot sa 2,038 na mga bagong kaso ang naitala. Mas mababa daw ito ng 100 kaso kumpara noong nakarang linggo na pumalo sa halos 2,200 cases kada araw. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.